gusto po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at tuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakilala nila ang Diyos, at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila't pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tignan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibigti sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama. Ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nakakataka na ang mga masasama ay galit sa mabubuti. Inuusig nila ang mga tao na wala namang masamang ginagawa sa kanila, bagkos gumagawa pa nga ng kabutihan. Marami mga siga-siga na bumubuli sa mga mababait. Kahit na ngayon, sinisiraan sa social media ang mga kandidato na mabubuti. Ginagawa ang lahat upang gumawa ng masasamang kwento sa kanila. Ang pangyayaring ito na ang mga mabubuti ay ginagawan ng masama ng mga makasamaan ay napansin din sa Biblia. Sa pagbasa natin ngayon, nag-uusap-usap ang mga masasamang tao. Tambangan natin ang mga taong matutuwid. Sila ay nagbibigay sa atin ng problema. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa. Nagiging insecure ang masasama sa harap ng mga mabubuti. Mas lumalabas ang kanilang kasamaan. Mas lalo silang nakokonsyensya. Binabantaan pang ang patayin kasi ang mabubuti, sabi nila, ay tutulungan daw sila ng Diyos. Anak daw sila ng Diyos. Tingnan natin kung totoo ito. Ipagtatanggol ba sila ng Diyos? Subukin natin. Iyan ang pag-iisip ng mga masasama. Pero mali sila kasi talagang iniingatan ng Diyos ang mabubuting tao. Kung titingnan natin ang buhay ni Jesus, ang taong talagang matuwid, hindi ba ito nga ang nangyari sa kanya? Wala naman siyang masamang ginawa, pero ginawan siya ng mga kwento.
pinapatay siya upang patunayan kung totoo nga na anak siya ng Diyos. Hanggang sa huli, may naniniwala sa pumako sa kanya sa krus kung tutulungan siya ni Elias. Gusto nilang subukin kung hanggang saan ang kabutihan niya. Siyang nagligtas sa iba, ililigtas na ba niya ngayon ang kanyang sarili? Siguro nagulat sila na hindi siya naghiganti at nagpatawad pa nga sa mga gumagawa sa kanya ng kasamaan. Hindi nga alam ng masasama ang lihim na panukala ng Diyos. May gantimpala ang kabanil, ang kabanalan at ang kabutihan. Maganda ang wakas ng mga malinis ang buhay. May muling pagkabuhay. O Diyos, bigyan mo kami ng katatagang loob na hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Hindi mo pinababayaan ang taong matuwid at tapat sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.